What's up guys, Jeff Ong here and welcome to another video. So for today's vlog, we are gonna unbox the Jordan 1 Travis Scott Fragments. So let's go. And before we start this vlog, I just want to give a shout out to Gunner Clothing. Let's support local. This is one of my favorite streetwear brand. Recently they have a collaboration with Kings of the Court, which is super nice as well. But ito yung bago nilang collection. I'm gonna do a try on haul, mini try on haul lang sa TikTok ko. So do follow me at I am Jeff Ong din on TikTok. I'm just gonna put the link below. I'm trying to be active na on TikTok, pero unlike before, dinilit ko na yung mga before, yung mga sayo-sayo, ganyan, dinilit ko na siya. Kasi it's not my thing talaga. Hindi man ako magaling sumayaw talaga. Ngayon, plan ko ituloy siya sa more on styling and sneaker. So, unboxing, may mga quick unboxing doon, may mga how to style, ganyan. So, ayun, first video ko about styling is yung Baller Fits featuring yung Gunner Clothing and yung Year 1 collection nila. So, quick preview lang. This is the Malice at the Palace shirt. Malice at the Palace. Malice at the Palace, wala. Malice at the Palace shirt. And so nice. And yun sa likod. Malice at the Palace, yan. This is their shorts. Sobrang ganda. Hindi ko mapakita sa inyo mabuti, pero ayun, if you have time, do follow me on or do check out my TikTok account. I'm gonna upload it there. Meron silang total of 4 shorts and 4 shirts. Again, follow me on TikTok at @andrewong. And do follow Gunner Clothing at @Gunner_clothing. Basta lagay ko na lang yung link sa description below. And para sa mga magtatanong sa inyo dyan, where I got my Drew cap, I got this from Real Steel. They have an Instagram account as well, but I think mas active sila on Facebook. Kaya link ko na lang Instagram and Facebook nila on the description box. And sorry if medyo nahihirapan ako magsalita kasi may singaw ngayon, pero gusto ko na i-unbox talaga itong Jordan 1 Travis Scott Fragment. Kaya, let's go! Let's start with the box. So, the box is not your typical box kasi, ano siya eh? Hindi na siya plain box. Meron siya yung parang plastic cover at the top. So, let's check it out. Ay, guys, before this pala, just a quick background about the shoes. I think ito yung, correct me if I'm wrong, pero I think ito yung first collaboration ng three or four na artist. Some consider as three, pero for me, four. Kasi one, it's Nike. Second, Jordan Brand. Third, Travis Scott. And fourth, Fragments. I'm not sure if kinoconsider pa ng iba. Baka kinoconsider na ng iba na isa yung Jordan and Nike. Kaya siguro tatlo lang yung brands na collaboration dito. Pero yun, for me, four brands siya. Nike, Jordan, Fragments, and Travis Scott. Kaya siguro super hype talaga na ito. And the colorway of this, sa mga familiar na sa inyo, the colorway of this is kind of different sa color blocking. Hindi siya yung parang typical na white toe box, ganyan, or basta hindi siya yung typical na colorway. Para siyang reverse because Hiroshi Fujiwara, yung designer ng Fragments, binis niya yung design na to sa parang sample archive ng Air Jordan 1 before, na unreleased pair. So, dun niya binis. Then, nilagyan lang ng Travis Scott touch, which is the reverse swoosh. Then, some say na hindi to like sobrang pinag-isipan. Like, bakit kinuha lang yung sample, tapos nilagyan lang ng reverse swoosh, tapos nilagyan ng logo, tapos hype na siya. Pero for me, it's the simple details na nagpapaganda sa shoes. Hindi naman, for me to ha, hindi naman porket parang collaboration siya, kailangan sobrang dami ng design, sobrang dami ng ganyan. Magiging magulo siya. Kaya for me, this is a good collaboration. Nung first, honestly, ako ah, ito ah, first impression segment tayo. Ako, honestly, nung first impression ko dito sa shoes na to, hindi ko type. Mas type ko yung lows kasi tayo, mas sanay tayo dun sa color blocking nung lows eh. Yung parang black yung outer part, white toe box, yung parang black toe siya.
So yun, mas sanay tayo dun eh. Kaya feel ko, nahihibago lang yung eyes natin. Lalo na yung mga sneakerheads out there. Feel ko nahihibago lang tayo sa colorway na to. But nung nalaman ko na binase ni Hiroshi Fujiwara yung colorway na to sa unreleased pair na Jordan 1, parang dun ako na-amaze eh. Parang sino pa makaisip nun na parang sige, kunin ko tong unreleased pair na to, tapos tingnan natin kung anong gagawin natin with the help of Travis Scott. Syempre si Travis, ginamit lang niya yung iconic niya na reverse swoosh, and yun. Ala, ang ganda na eh. Parang, yun na yun eh. Parang, eto. Meron ako nung OG version na 1. Some say ito pa rin daw yung pinakamaganda. For me, ito pa rin talaga. Since it's OG, suede material, leather of this is super good, but yun, kung hindi nyo pa napanood yung unboxing ko neto, yung Getting My Grail Pair, I'll put it here, but ayun, first impression, I don't like it. Pero nung tumagal, eh, nalaman ko yung backstory. Agano kasi ako eh, minsan kahit ayaw ko yung colorway, pero pag nalaman ko yung backstory nung sneaker or nung pair, parang mas na-amaze ako eh, bakit ganyan yung ginawa niya, bakit niya nilagay na ganito. Ganun, may reason behind it, and I think napanood ko yung unreleased pair, if hindi sa Last Dance, sa Abstract. Meron kasing Abstract series sa Netflix about sneakers, and they feature Tinker Hatfield and Michael Jordan. I don't, hindi ito masyadong familiar sa lahat, pero search yung Abstract, tapos meron doon mga interviews with Jordan and Tinker Hatfield, and paano na dinesign yung shoes, like stories behind it. Like yung Jordan 11 na Concords, I think, if hindi ako nagkakamali, siya yung pair na nag-quit si Jordan sa NBA, pero gusto pa rin ata ni Tinker Hatfield gumawa ng shoes. So sabi ni Michael Jordan, why don't we make a shoes that I can use on events or formal events na hindi lang sa court, kasi hindi na nga siya naglaro that time. So they made the Concords, kaya yun, patent leather siya, kaya I think nauso nun yung parang naka-suit tas naka-Jordan. So yun, panorin nyo na lang Abstract on Netflix. And guys, heading back to the shoes, and yeah, may plastic cover siya, so let's remove it. So let's dissect the shoes one by one. Wait lang, tanggalin ko lang ha. Siguro yung styling nito sa separate video ko nalang gagawin. Mag-iisip pa kasi ako eh, kasi yun nga, medyo mahirap yung colorway niya, kaya medyo challenging yung styling niya. But I'm gonna do my best, and abangan niyo yung post ko sa Instagram about this. It's a Gunner Clothing. I'm gonna post, I think, tonight or tomorrow. Tapos feature ko yung Travis Scott na fragments sa isang outfit. So this is the plastic cover. Actually, nagulat ako eh, kasi na-expect ko box lang, kahit naman yung mga ibang collabs, box lang eh. But this one, super unique. I mean, I think it protects the original box from scratches. Eh, ang dami ng scratch eh, di ba? Nakalagay lang dyan, pero ang dami ng scratch. So, over here, we can see the Travis Scott smiling face logo, fragment logo, Nike swoosh, cactus, jack, and I think mayroong wings logo. Ayan, may wings logo over here. Then let's head on over to the box. So the box is super nice. Sobrang ganda niya for me. Dala na yung lows. Parang reverse siya nito. Parang cream tas blue yung text. Sobrang ganda niya. As you can see, it has the Nike logo at the top. At the right side. Actually on all sides. Yan yung Nike swoosh logo. Parang typical box pa rin. And the details of this. As you can see, focus ko na lang. But I got a size 10.5 because again, sa mga narrow, sa mga wide foot dyan, so Air Jordan, I recommend go half size up. Sa mga regular foot dyan or narrow foot, go get your true size lang. Kasi ako, wide foot ako eh. Kaya sa Jordan 1s, I'm 10.5, but sa mga dunks, kaya akong 10. The colorway of this, so nakasulit dito Air Jordan 1 Retro High OG SP. And the official colorway of this is Sail Black and Military Blue. Ayun guys, so yung blue neto is Military Blue. So yun guys, I got the size 10.5 again, and let's open the box. Grabe. Sobrang ganda nito. Sino bang makaisip ng pink combination, di ba parang?
si Travis na siguro na isip nun. So we got a pink tissue paper right here. Unlike before, na parang yung smiley face lang at yung cactus jump. And Wings logo and Nike. Meron na siyang fragment logos and fragment text over here. Again, so you can see. Then let's pop this one open. There's another white tissue paper. Yan! Grabe. Sobrang ganda. Let's get one pair. Sige, let's get yung pair na walang laces para hindi siya distracting. Yan! This is the shoes. And guys, as you can see right here, the shoes is mainly composed out of blue, to be exact, military blue, sail, and white colorway. And grabe, sobrang ganda niya on hand. The leather material on this, it's not tumbled leather, para siyang high quality leather na I think ginagamit lang ng Nike sa mga collaborative or sa mga collaborations nila. Wait, let me get yung OG na pair to compare yung leather nila. It's kind of similar. And my friend told me na yung leather niya, para siyang yung po yung nakikrease ka. Para siyang ano eh, sumusunod lang. So, hindi siya yung parang mocha na parang, alam mo yung parang sobrang smooth ng leather na pag na-crease mo siya, sobrang ano siya eh, sobrang mag-mark talaga yung crease niya. Ito parang kahit i-crease mo siya, sumusunod lang siya. Kaya I super love the leather on this. Super high quality talaga siya. And what do I expect, hindi siya GR, I mean hindi siya general release na parang minsan may mga excess glue pa, minsan may mga stains pa, ganyan. Siyempre, this is a collaboration kaya they have to make it almost perfect. Kaya, as we can see over here, it's mainly made out of sail and military blue colorway. And toe box niya is military blue. Actually, yung buong shoes niya is made out of the same leather material, even the swoosh. And so, punta tayo dyan later, but yung front muna, toe box is blue. And this part, sa mga toe part is sail. Tapos, we can see a nylon tongue over here. Hindi ko muna nilace para mas makita nyo. This is the right pair. So, sa right pair, we can see the Cactus Jack logo over here as well. Nike logo, Nike Air logo, and we have a nylon heel tab over here. Nylon heel part. Then, we got the Wings logo right here. And comparing this dun sa iba, wait, check ko lang ah. Ayan, no? You can see the difference. Mas maliit yung logo nito compared dito. It's because I think binase talaga nito dun sa sample pair. I forgot what year na, pero I think binase talaga to dun. Heading on over to the lateral side, syempre we can see the iconic reverse swoosh of Travis Scott. Again, same material lang yung leather niya, yung black part nito and yung white part, same lang. And syempre, hindi mawawala ang secret stash pocket sa mga Travis Scott collection, lalo na doon Jordan 6, ayan. It has this secret stash pocket that goes all around the shoes. Hanggang dito siya sa dulo. Dulo-dulo siya actually. Ayan. Super nice, grabe. Tapos ano siya, what I like about this is parang siyang satin pink, which matches yung extra laces. Mamaya papakita ko sa inyo. Sobrang ganda yun. Siguro you can put like your coins or kung ano man pwede nyo itago dyan. Then heading on over to the other lateral side of the shoes, we can see the Nike swoosh right here. Hindi na siya reverse. It's plain swoosh na. Then we can see a code over here. Not sure about the code. Tingnan natin if same siya sa isa. Yeah. Same naman yung nakasulat sa kanya. So try natin basahin yung code. Ah. So may mga random numbers and letters dyan. But nakasulat dito, Travis-Hiroshi/tooling code. Tapos some random number. Siguro yun yung parang code niya. Kasi mahilig sa ganun si Fragment eh. May mga parang codes or nakasulat sa pairs niya. Then heading on over to the midsole. This is the deal breaker for me, yung midsole. Not sure if you can see it properly over here, but I think this is white. Tapos yung midsole niya,
Hindi, sale to eh. Sale to. Then yung midsole, parang siyang cream na off-white. Ayan. Parang siyang cream na off-white na parang vintage look or feel. Kasi imagine nyo, sale to tapos sale to. Parang super plain eh. Kaya this is the deal breaker for me. I mean, parang ito yung nagpaganda ng shoes para sa akin. Then heading on over to the outsole. Outsole is your typical Air Jordan 1 outsole in military blue colorway. It's full military blue. Then heading on over to the back part of the shoes. Back part of the shoes is, syempre ito, nylon, it's leather, leather. Then this one, as you can see, it's a DeBoss na fragment logo. Tapos check natin yung other pair. On the left pair naman, ayun o, actually medyo matagal ko ito napansin. Hindi ko siya napansin noona. Pero right pair has the fragment logo, left pair has the cactus jack smiling logo. Tapos sa may tongue part niya naman, sa tongue part ng left pair, we can see the fragment design logo. So parang ano siya eh, parang alternate siya. Kung fragment yung nakasulat dito sa tongue part, sa back part, ang logo is yung cactus jack. On the right side naman, cactus jack yung logo. Then at the back part, we can see the fragment logo. So I think, hindi nila ginawang parang isang shoes. Kasi kala ko ganun noong una yun, parang left pair is the Travis Scott pair, right pair is the Travis, is the fragment pair. Hindi ganun, ginawa nilang reverse. So parang collaboration talaga siya. And guys, before I forget, meron palang slight small detail dito. Ayan. So you can see over here, we can see the regular swoosh. But as you look closely, mayroong cactus jack dito na pag-finlash nyo ng ilaw. Ano siya? May kita nyo siya. It's 3M material. So, wait. Check natin siya. Check natin. Flash, flash, flash. Ayan. I took a photo of it using flash. Kaya ganyan yung naging result niya. Sobrang subtle detail. Same dun sa OG colorway. But, super nice. Fan ako ng mga like subtle details eh. I'm not a fan of those na parang binuhos lahat ng design. Di ako ganun. Mas gusto ko yung subtle detail na there's a reason behind it. For the laces naman, we have 4 laces for this pair. Original lace is black. I'm gonna use it. I'm gonna use this first kasi I tie yung pink dun sa OG and medyo nagsawa na ako. But we have extra laces here. We got a pink one. We got a sail one, and we got the military blue one. I think the military blue is a nice pick as well. Walang masyadong gumagawa nito, kaya try natin. Try natin gawin. Sa styling vlog siguro gagawin ko. Change ko yung laces, tapos siguro magbigay ako ng 5 ways to style it, or tips, ganyan. So comment nyo na lang sa comment section below if gusto nyo gumawa ako ng how I style or tips on how I style this Jordan fragment. And guys, L pala tayo sa, share ko lang ah, L tayo sa lows, and mas gusto ko sana i-keep to, tas mas gusto ko gawin beaters yung lows eh, kasi ewan ko kung agree kayo ah, pero for me, mas wearable, I mean, I'm not a lows fan, di kayo bagay sa akin, kasi picky ako eh, pero yung color blocking kasi ng lows, mas wearable siya, like you can wear it with shorts, you can wear it with any type of pants, kasi ito parang namimili siya ng style, I don't know, hindi ko pa siya na-explore, pero abangan nyo na lang sa styling video ko. And guys, I forgot to mention small detail over here. And as you can see, on the right, left pair, mayroon tayong smiling cactus jack logo. But dun sa OG pair, ayan, sad face siya. Hindi ko alam bakit, pero ang, ewan ko, galing eh. Sad face dun sa first pair, sa OG pair. Wait, pagtabihin natin sila. Ayan. So, sad siya before, tapos ngayon, happy na siya dun sa, siguro dahil may kakulab na siya. And that's it for this unboxing and review video. Again guys, do follow me on Instagram at IamJeff. Do follow me on TikTok at IamJeff. Do follow me on TikTok at IamJeff as well. Gagawa ko nung Gunner Clothing try on haul done. So, abangan nyo. And siguro lagay ko na lang yung video at the end of this
vlog, and lalagay ko lahat ng links sa description below. And I made a group on Facebook. It's called Hype Street Culture. It's a private group, but you can join in. Approve ko kayo dun. And medyo bago pa lang kasi kaya ginawa ko muna ng private. And yun, we discuss stuff about sneakers, streetwear there. So recently, nag-share kami dun kung saan yung location ng magandang shoot, ganyan. So, and if may release, nag-a-updatean kami dun if sino nakakap. Support lang, ganyan. And I think yun na yun. Don't forget to like, click the notification bell right here. And don't forget to subscribe and leave a comment below. See you guys on the next one. Bye!